sabay-sabay nating tuklasin ang mga kwentong nagniningning. Kwentong maghahatid sa inyo ng makabugsong damdamin. Istorya ng sakit, pananabik at pag-ibig na tiyak na kapupulutan ng aral ng bawat isa. Ang kwento ni Young TV. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, palike po ng aking video, pakiclick na din po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para updated kayo sa paparating ko pang uploads. Forcedly Marriage with My Enemy Part 5. Habang nagpifit si Christine ng wedding gown, ay hindi niya maiwasan ang hindi mangilid ang kanyang mga luha. Ilang araw mula ngayon, sa ayaw at sa gusto ni Christine ay ikakasal na sila ni Darwin. Masakit sa loob niya dahil kitang-kita sa mga ginagawa ng lalaki na sinasadya lang siyang itrap nito sa sitwasyong na maglalagay sa kanya sa maraming embarrassing situation. Wow! Ganda! React ng bakla habang suot niya ang wedding gown. Gayong napakasimple naman ito nang nasa sketch pa lang, bakit ngayon ay ang ganda ng dating nito? Klasiko ang yari at bagay na bagay sa kanya. Ang ganda, Christine. Bagay na bagay sa'yo. Masayang wika ng kanyang ate. Napatingin siya kay Darwin. Kinukuha ang reaksyon nito. Mukha namang natuwa ito sa yari ng gown. Siyempre, ayaw ni Darwin pumalpak ang yari ng gown niya. E di ito rin ang mapapahiya. Pero para sa kanya, wala talaga siyang kagana-gana. At ilang araw na lang ang kanilang hinihintay at mangyayari na ang pinakamagandang bangungot sa kanyang buhay. Gusto na Christine ituring na bangungot ang lahat. Isang magandang bangungot. Gusto niyang isabatahe ang kasalang magaganap. Ang sabi ng mga matatanda sa kanilang pamilya, huwag na huwag raw siyang magsusukat ng pangkasal at baka hindi matuloy ang kanilang kasal. Kahit hindi siya naniniwala sa pamahiin, parang gusto ni Christine gamitin ang sitwasyon para lang huwag matuloy ang kanilang kasal. Ang ginawa niya tuwing gabi ay isinusukat niya ang kanyang traje de Buddha. Huwag sanang matuloy ang kasal. Huwag sanang matuloy ang kasal. Sambit ni Christine sa sarili. Para siyang sira. Umaasa sa mismong araw ng kasal ay magkakaroon ng abariya ang lahat. Pero hanggang sumapit ang takdang araw ng kinatatakutan niyang kasal, walang gulong nangyari. Sa malas, smooth na smooth ang lahat. Pati panahon ay parang nakikisama kay Darwin. Habang excited ang lahat, bukod tangi siya ang hindi nakangiti. Kasalukuyan siyang inaayusan ng makeup artist na kakilala ng baklitang kinuha ni Darwin ay nakasimangot siya. Ano ba namang mukha yan, girl? Hindi kayang ipinta ni Amor Solo yan, ha? Huwag mo nang pansin ang mukha ko. Natural na yan. Ay, natural na yan? Major problem ang kaharapan natin, girl. Kumikislot ang daliring wika nito. At bakit? Baka mapagkamalang lamayan ng patay at hindi kasala ng okasyon kapag hindi smiling ang bride. Sa hindi ako mangiti eh. May secret ka ano? Siguro hindi mo talaga love ang groom at napipilitan ka lang magpakasal. May pagkachismosong wika nito. Bakit alam mo? Guess ko lang. Good guess. Ay? Siyang lapit ni Monique. Pakibilisan ang pag-aayos kay Christine. Ang dami pang susunod, miss. Sandali na lang. Hindi naman kailangan ng heaven makeup sa kanya kasi beauty na siya. Bakit ka pa kakasal kung ayaw mo pala sa groom? Pabulong na tanong nito sa kanyang tenga. Wala nang magagawa. Kailangan eh. Oh, pero in fairness, type ko ang groom. Guwapo. Gusto mo sa'yo na lang. Wika ni Christine. Gusto mo bang tutukan ako ng baril niyan? Eh ikaw ang gusto, tapos saka mo ipasa sa akin. Bakit kaya ganito? Wala akong maramdamang saya. Mamaya, sasaya ka na kapag naglalakad ka na sa ISL. Oo, syempre. Iba na kapag nandoon ka. Nag-iiba ang iyong pakiramdam kapag nasa akto. Tingnan ko nga.
Lukot pa rin ang mukhang wika ni Christine sa sarili. Pero kahit na anong simangot ang gawin niya, umani pa rin siya ng papuri sa mga kaibigang sina Marisa, Agnes at Gina. Girl, ismile ka naman dyan. Sayang ang beauty pa, pangit ka niyan. Ayokong tumawa. Bad yun, ikakasal ka tapos ganyan ang mukha. Ako kapag akong ikinasal, sisiguraduhin kong hanggang tenga ang ngiti ko. Wika ni Agnes. Sinabi mo yan ha? Tingnan ko lang. Ano ba yan? Parang may masama kang babala kapag ako nang ikinasal. Reaksyon ni Agnes. Loko lang yun, bumilib ka naman kaagad. Maya-maya, tinawag na sila ni Monique. Pinasasakay na sila sa bridal car. Ang kanyang maid of honor ay si Agnes, bilang ito na lang ang walang asawa sa kanilang apat. Ito ang kasama niya sa bridal car, samantalang si Gina at Marisa ay sa kani-kanilang kotse na sumakay. Habang papalapit sila sa church sa pagdarausan ng kasal, ay parang dinadaga ang dibdib ni Christine. Bakit ba bigla na lang ako kinaba ng ganito, Agnes? Ang right term dyan, excitement, na e-excite ka sa kasal mo kay Darwin Christine. No, hindi pwedeng ma-excite ako sa kasalang ito kung nalalaman mo lang kung gaano kalabag sa kalooban ko na gawin to. That's what you think. Pero actually, nagkakaroon ka na talaga ng excitement. Sino ba naman ang hindi? Sa totoo lang, napakagwapo ng groom mo. Kahit na si Darwin pa ang pinakagwapong lalaki sa balat ng lupa, hindi mabubura na ngayon ang nakaraan. Siya pa rin para sa akin ang lalaking isinusuka ko. Here we are, baba na tayo. Wika ni Agnes. Nang pumasok na ang bridal car sa isang private na garden kung saan ay may improvised na altar na ipinatayo para sa kanilang kasal. Doon na rin sa lugar na iyon kasi nakatakdang isagawa ang reception pagkatapos ng wedding. Pagbaba ni Christine ng kotse ay natanawan na niya kaagad si Darwin na nakatayo kasama ang iba pang mga abay at ang kasamang wedding entourage. Pagkakita sa maraming tao ay napilitan na siyang ngumiti. Natakot rin siyang mapintasan ng tao kung mukhang sambako lang face niya. Sinimula ng wedding march, nauuna si Darwin na nakapagitan sa ina nito at sa tiyuhin na siyang tumayong ama. Patay na pala ang ama nito. Sumunod ang best man, ang mga sponsor, ang mga bridesmaid, maid of honor, at pinakahuli siya na napapagitnaan ng kanyang ama at ina na umaga na nakarating buhat sa probinsya nila. Kasama ng mga ito ang pamangking si Nicole na siyang tumayong flower girl. Nang langlakad na siya sa aisle at naiba ang timpla niya. Mukhang totoo yata ang sinabi ng makeup artist na kaibigan ng baklita. Bakit bigla siyang nagkaroon ng unexplainable feelings habang nagmamarcha sa aisle? Para siyang na-excite na hindi niya mawari. At bakit tila siya nakalutang sa alapaap? Ang saya-saya ng feeling. Ibang klase, lalo na nang malapit na siya sa altar. Dumagundong ang kanyang dibdib. Ayaw sana ni Christine hangaan si Darwin, pero talagang napakakisig ng kanyang groom ng mga oras na iyon. Nakasuot ito ng white na tuxedo. Kung ilang sandali si Christine na malikmata habang nakatitig sa mukha ni Darwin. Nang abutin ni Darwin ang kanyang kamay, ay napapitlag siya. Isang bagay na ipinagtaka niya. Hindi naman dapat nangyayari ito, ano? Hate ko ang lalaking ito ha. Bakit kailangan ganito ang maramdaman ko? Hindi maaari ito. Subalit hindi maalis-alis ang kabog ng dibdib habang idinaraos ang kasal. Nang tanungin siya ng officianteng pastor kung tinatanggap ba niya si Darwin bilang asawa, wala naman siyang madamang pagtutol. Nang sumagot siya ng opo, mukhang hindi naman ito labas sa ilong. Ano ang ibig sabihin nito? Nai-inlove na siya kay Darwin? Imposible. Hindi mangyayari iyon. Never. Wika ni Christine sa isip. Natapos ang kasal at ngayon ay nakaharap na sila sa mga bisita para sa pamoso at pinakasweet na bahagi ng isang kasalan. Ang
Kiss the Bride. Pigil ni Christine ang paghinga nang itaas ni Darwin ang kanyang belo at gawa rin siyang banayad na halik sa labi. May hatid na kiliti ang halik na iyon. Kahit na nga sabihin pang out of love iyon, may naramdaman si Christine kakaiba sa damdamin. Ganito ba talaga ang feeling ng isang ikinakasal? Talaga bang napapatulala at hindi maipaliwanag ang saya? Ang hindi maipaliwanag na saya ay hindi mawala-wala sa buong duration ng kasal. Ni nakakaramdam ng pagod, unknowingly, hindi na rin si Christine sumisimangot. Oo nga pala, bakit panay ang ngiti ko ngayon? Hindi siya makapaniwala sa nangyayari sa kanyang sarili. Hindi kaya ginayuma ako ng hudas na ito kung bakit bigla akong natatawa ngayong samantalang kanina pa ay nakasimangot ako. Pero halatang hindi na niya magawang sumimangot. Feel na ni Christine ang pagiging bride. She enjoyed every minute ng celebration. Hanggang sa matapos ang kasalan at iilan-ilan na silang naiiwan. Magpaimpake ka na ng mga damit mo, Christine. Tutuloy tayo sa rest house ng isa sa mga kaibigan ko sa Batangas. Ha? Noon siya parang natauhan. Akala ba niya ay no string attached? Anong honeymoon ang tinutukoy ng lalaking ito? Bakit napapatulala ka? May masama ba sa sinabi ko? Bakit tayo pupunta ng Batangas? Natural, ikinasal tayo. Umabresiyente siya kay Darwin at humilig sa balikat nito para walang makarinig sa sasabihin niya. Hindi ba walang pakialamanan? Bakit tayo mag-honeymoon? Paanas na tanong ni Christine. Kunwa-kunwarian lang ang kasalang ito. Gusto mo bang makahalata sila na may special arrangement tayo? Ganting anas ni Darwin. Ayoko. Pwes, sundin mo ang sinasabi ko. Ikaw rin, magkakatabi tayo sa pagtulog. At pag nagkatabi tayo sa pagtulog, hindi ko maipapangako na tititigil lang kita. Nag-init ang mukha niya. Wala ka palang isang salita eh. Hindi naman, hindi ko lang maipapangako na magiging santo ako palagi. Hindi ko gusto ang tabas ng dila mo. Parang hindi kita mapagkakatiwalaan. Wala ka nang magagawa para umatras o mag-react. Kasal na tayo. At kailangan maging makatotohanan ang pagpapalabas natin na okay na sa atin ang kasalang ito. Mukhang may masamang balak ang unggoy. Mukhang ginogoyo lang siya. Baka talagang may balak itong i-costumate ang marriage niya. Aba, ay malilintikan ang lalaking ito sa akin. Huwag kang sisira sa usapan natin. Babala ni Christine. Napatawa lang si Darwin at tila nang iinis na tinapik-tapik ang kanyang mga kamay. Kaya nga sundin mo ang inuutos ko bago pa nila mahalata na kasalang tayo sa papel pero hindi mag-asawa sa patingin nating dalawa. Sige, follow ko utos mo. Good. Maganda ang rest house na pinagdalhan sa kanya ni Darwin. Conducive ito sa honeymoon. Overlooking iyon sa beach at sa mabundok na paligid at malamig ang simoy ng hangin. Nayakap pa ni Christine ang sarili nang bumaba sila buhat sa kotse ni Darwin. Inaasahan niyang aakbayan siya nito paakyat sa rest house pero nakadistansya ito sa kanya ngayon. Aba, nag-iinarte. At ano ang gustong palabasin nito na hindi siya naaakit sa akin? Sinong tinakot niya? Ang ginawa ni Christine ay binilisan ang lakad pero wala rin naging silbi ang pag-una dahil na kay Darwin ang susi. Bakit nagmamadali ka? Gusto ko nang magpahinga. Malamig na tugon ni Christine. Ngumiti lang si Darwin. Nang mabuksan ang pinto ng rest house ay mabilis siyang pumasok sa loob at pumwesto naman sa pinto ng inaakala niyang kwarto. Binuksan rin iyon ni Darwin. Walang kibong pumasok siya at nag-lock, pero naalala ang kanyang maleta at binuksan uli iyon para kunin ang kanyang bagahe. Iyon ang malaking pagkakamali niya. Nakapasok tuloy sa loob si Darwin. Bakit yun naririto? Bakit? May problema ba? Ganting tanong nito. Baka nakakalimutan mo na ang kasunduan natin. Of course not, but I have changed my mind.
Anong ibig mong sabihin? Naiisip ko, bakit ko naman sasayangin ang pagkakataong ito? Ikinasal ako sa isang babaeng napakaganda at kaakit-akit na babae. Alang naman tingnan lang kita ng tingnan habang naririto tayo. Natutup na Christine ang dibdib. May usapan tayo. Kailangan tumupad ka sa pangako mo. Napangisi si Darwin. But promises are meant to be broken. At anong ibig mong sabihin? Nagbago ng isip ko, Christine. No. Nang hilakbot siya, lalo na nang magsimulang mag-alis ng damit si Darwin. Anong ginagawa mo? Naghuhubad. Ano pa ba? At bakit ka rito naghuhubad? Bastos ka? Hindi ka na nahiya sa akin? Asawa na kita. Pinag-isa na tayo. Dapat lang naalisin na natin ang hiya sa isa't isa. Walang pangingiming, isinunod ni Darwin hubarin ang pantalon. Bastos! Tumalikod si Christine sabay takip ng mga mata. Grabe! Grabe ang lalaking ito. Anong gagawin ko dyan? Baka marip niya ako. Magsha-shower lang ako. I-relax mo ang sarili mo. Calm down. Hindi kita bibiglain. Pagkapasok ni Darwin sa banyo ay lumabas siya ng kwarto. Naghanap ng taong makakausap para makahingi ng saklolo. Nakita ni Christine ang isang mag-asawang naghahanda sa kusina. Magandang hapon po. Ay, magandang hapon po, ma'am. Si Sir Darwin po. Naliligo. Pwede bang tulungan niyo ako? Bakit po? Please, ialis niyo na ako rito. May masamang tangka sa akin ng lalaking iyan. Sa buong pagtataka niya ay tiningnan lang siya ng dalawa. Wari ay gulat na gulat ito sa mga sinasabi niya. Eh, ba't ganyan na reaksyon niyo? Eh ma'am, hindi ba bagong kasal kayo? Asawa na niyo si sir. Natural lang naman ho na pagtangkaan niya kayo, hindi ba? Napalunok siya. Comedy yata ang dating niya. Paano nga ba siya sasaklolohan ng mga ito nang mag-asawang nga pala sila ni Darwin? Kahit saan anggulo, wala siyang laban. My goodness, anong gagawin ko? Ang buwisit na lalaking iyon, sumira kaagad sa usapan. Nang biglang may kumislap sa kanyang isipan, nagpalit siya ng bihisan. Short at saka t-shirt at saka nagmadaling nagtungo sa beach. Agaw dilim at liwanag na noon at dahil sa malaking takot kay Darwin ay lumusong siya sa dagat. Nasaan ho ang asawa ko, manang? Palagay ko'y nasa dagat, sir. Nagbihis at saka bumaba eh. Ganoon ba? May panlulumong wika ni Darwin. Sa halip na sundaan si Christine ay tinanaw niya ito. Buhat sa balkonahe. Naroon nga ito at naglalangangoy. Nagdadalawang isip siya kung susundan o hindi ang asawa. Pero nagpa siya si Darwin huwag na itong sundan. Nagbalik si Darwin sa kwarto. Kinuha ang kanyang mga bagahe at saka lumipat sa kabilang kwarto. Madilim na nang maisipan ni Christine umahon. Taglay pa rin ang kaba at takot sa kanyang dibdib pero kailangan niyang umahon. Medyo takot si Christine sa dilim kung kaya nagmamadali na siyang magbalik sa rest house. Bahala na, manlalaban na lang ako kapag nagpilit si Darwin. Pagbungad niya sa bahay ay inaabot sa kanya ni Manang ang isang susi. Susi po ng kwarto niyo ma'am, ipinabibigay ni sir. Nasaan siya? Lumipat yata sa kabilang kwarto. Good, masiglang sagot ni Christine. Wala na nga ni Anino ni Darwin sa kwarto nang pumasok siya. Nagmamadaling nag-lock si Christine ng pinto at saka nagtuloy sa restroom para magbanlaw. Abangan! Ngayong naganap na ang kasalan, nakala ni Christine na hindi niya kayang mag-aido kay Darwin sa harapan ng altar, pero parang bigla siyang nawala sa sarili at lahat ay nagkatotoo na. Wala na siyang kawala kay Darwin. Sa pagkakataong ito, makuha na kaya ni Darwin ang puso ni Christine? Abangan po natin sa susunod pang kabanata ng aking kwento. Thank you for watching. Keep safe po and God bless.